Hello guys, welcome back pala sa channel natin. And nandito pala tayo ngayon sa construction site natin. Bibigyan ko kayo ng update kung ano na yung mga nagawa and yung progress sa ipinapagawa nating bahay. And bibigyan ko na rin kayo ng price update about dito sa mixer, kung magkano yung mga renta natin dito sa mixer. Bago pala ang lahat, kung nagpapagawa kayo ng bahay, maganda yung mga nagawa nating video nung una, dahil sinasabi natin yung mga price ng materyales doon sa mga nauna nating video. Kaya kung nagpapala kayong bumili ng mga materyales gaya ng semento, bakal, hollow block, buhangin, panoorin nyo lang yung mga video natin nung nakaraan, dahil nagbibigay tayo ng mga price update doon kapag bumibili tayo ng materyales. Ayan guys, simulan na natin. Ito palang mixer na to ay 1 bagger mixer, and ang motor niya ay 4.0 horsepower. Iba-ibang klase yan, merong 7.5 horsepower, merong 10.5 horsepower. Depende rin siguro sa laki ng makina kung magkano yung renta. Ang renta pala natin dito sa ating 1 bagger cement dito sa Bulacan ay 1,000 pesos per day. Wala pang kasamang gasolina and walang kasamang operator. Ngayon, nagtanong din ako sa iba gaya sa mga hardware. May nagpaparenta doon na 1,500, pero wala rin kasamang gasolina and wala rin kasamang operator. Ganyan lang, 1 bagger cement mixer lang. Sa iba naman, merong 1.7, may kasama ng operator at diesel or gasolina. And sa ibang hardware, 1.8. Basta yung renta sa ganyang 1 bagger cement ay naglalaro dito sa Bulacan ng 1,000 pesos per day kapag walang operator and gasolina nakasama. Kapag meron namang kasama, nasa 1,500 to 1,800 pesos. Ayun lang guys yung update natin dito sa price ng mixer. Perde yung renta niyan guys. Kaya mas maganda kung magre-renta kayo kapag gawa na yung mga forma or magpo-flooring kayo. Tapos may mga forma na yung mga poste para sulit yung arkila natin. Dito naman tayo sa bahay. Bibigyan ko kayo ng update. Kung mapapansin nyo, meron na tayong poste. 1, 2, 3. Yan, nagbe-blurred eh. 4. Ngayon lang natin ipinatayo yung mga poste na yan. Yung apat na poste. Tapos nalagyan na rin natin ng semento. Para bukas, magpo-poste na sila dito. Yan. Dito sa gitna. Then sa pangatlong araw, dito naman. Yan. Gumamit pala tayo ng mga kawayan. Ayan, kawayan yan. And kokolamber. Sa kokolamber naman guys, sa 2x3x12, ang presyo natin guys na nabili natin ngayon ay 156 per piece. 2x3x12 yung haba niya, 156 pesos per piece. Tapos bibigyan ko kayo ng tip para hindi bumuka yung ating forma kapag nagbubuhos tayo ng poste. Meron kasing naging mali kanina, nagkaroon ng mali yung ating mga worker. Yung dulong poste na yun, nung binuhusan, bumuka, tumapon yung mga semento. Ipapakita ko sa inyo guys. Lapitan natin yung forma ng poste. Ayan, sayang nga ako at hindi pa nadagdagan ng brace. Ang forma kasi dapat natin guys ay ganito. May mga brace, yan. Dapat masinsin yung brace nung kahoy para hindi siya bumubuka. Ang nangyari kasi doon sa dulo, medyo madalang yung naging brace niya. Pupuntahan natin, papakita ko sa inyo. Kaya ang nangyari, tumapon yung semento, bumuka yung halo niya, yung buhos. Ayan. Ganyan guys, dapat marami kayong pamorma kapag magbubuhos kayo ng poste para siguradong hindi papaling yung poste natin. Dapat hindi siya umuuga. Ayan, marami tayong nabiling kawayan tsaka kokolamber dito. Ayan. And tips ko guys, kapag bibili kayo ng kokolamber, pumili kayo ng magulang. Dahil kapag mura yung nabibili nyo,
pag natuyo siya, para na siyang ano, hangin lang yung laman. Napakagaan lang. Ayan guys. Kung makikita niya, bumuka siya. Ayan. Nagbe-blurred eh. Ayan, kasi yung brace niya madalang. Kung mapapansin niyo, isa lang dito sa baba, then dito sa taas isa. Ayan, dalawa lang guys. Kaya sa gitna dito, nagbe-blurred eh. Ayan, dito sa gitna, bumuka siya. Ilapin natin ng konti. Ayan. Tumapon yung mga semento dito, guys. Dito, tumapon yung mga semento dyan. Kaya para maiwasan yan, dapat, kapag ka nagporma kayo ng poste, sinsinan nyo yung, ano, yung latag ng coco lumber. Ayan. Hindi dapat ganyan. Kanina kasi nung ginagawa yan, akala namin okay na. Ayun pala, hindi kakayanin yung forma. Hindi kakayanin yung forma yung buhos. Ayan, dapat masinsin. Gaya nito guys. Ayan. Yan coco lumber natin, kung mapapansin nyo, dito sa baba merong isang brace. Then meron agad brace dito. Then meron agad brace. Hindi ka mukha nun. Isa lang sa baba. Then sa gitna, isa. Dito, apat agad. Ayan. Ganito dapat guys. Ayan, ganyan dapat, masinsin. Tapos yung iba, ganun na rin ginawa natin para hindi na maulit yung nangyari sa una. Ayan. Yan lang yung update natin ngayon guys, dahil nagpo-poste pa lang tayo. And kapag bumili tayo ng materyales, sasabihin ko yung mga price. Ayan. Ang presyo pala ng Republic Cement ngayon guys, yung gamit natin Republic Cement, 233 pesos per piece. Then yung update natin sa Buhangin, 2,500. Yan sa Buhangin, 2,500 per mini dump truck. Ang laman ng mini dump truck ay 4.5 cubic meter. Then yung graba natin, 3-4. Ang bayad natin dyan is 4,100. Yung presyo pala nyan depende sa layo nyo sa kinukuhanan. Siyempre kapag malayo, medyo mataas yung mobilization. Ayun lang guys, binigyan ko lang kayo ng update about sa bahay natin. And kung magkano yung renta ng one bagger mixer, cement mixer. Maganda kasi yung halo nyan guys kumpara sa tao. Dahil yung tao pagka napapagod na, hindi na maganda yung halo. Yung ganito kasi makina, dire-diretso yung halo and mabilis. Ayun lang guys, 1,000 pesos yung renta natin dito per day. Then kapag sa hardware kayo nagrenta, mayroong 1,500, may 1,700, and meron ding 1,800. Ayun guys, see you na lang sa next update natin about sa vlog. And thank you for watching. Bye.